Morning guys, strawberry pa rin yung pag-uusapan natin kung saan ay may nagtatanong kung ano daw ba yung mga net na nasa ibabaw nila at bakit sila nakanet. Nagtataka kayo guys, bakit nakanet yung ating mga paso o yung mga taniman natin ng strawberry, yan yun para hindi sila maakyat ng pill insect o yung insekto na bumabaloktot. Kung nakakita na kayo yun, wait lang, hahanap ko kayo. Ito. Yan yung tinatawag na pill insect, guys. Ang ginagawa niyan ay kinakain niya yung mga nabubulok na dahon. Kanya lang, kapag ka naaamoy nila yung strawberry, hindi maiwasan, naaakyat nila, kinakain din nila kasama yung mga bunga natin. So, para maiwasan natin yung ating mga strawberry na makain nila, katulad nga, tingnan nyo guys, nakaangat sila, diba? Ganyan ang itsura nila, naka-float sila sa ilalim. At hindi sila basta-basta makakaakyat dyan, gawa ng ayaw nila ng ganitong quality ng inaakyatan. Kaya ganyan din yung ginawa natin dito sa ating mga nakapaso. At kung makikita nyo, meron tayong mga bagong natanim na hindi pa natin nalalagyan sa kabisihan natin. Ayan yung mga bago nating dagdag na strawberry. And then, bukod pa doon ay ang tulong niya hindi nakababad sa kanilang lupa o dito sa ating mga paso, yung ating mga bunga, kasi mapoproteksyonan sila na magasgasan dahil ang technique na to ay kinuha ko lang din syempre doon sa aking mga past video na kung saan kumakain tayo ng mga eat all you can strawberry. Nakanet talaga yung kanilang mga bunga, hindi nakasayad o nakalaylay, nakapatong talaga sa ibabaw ng net. Yan yung para maiwasan ang kanilang pagkagasgas at pagkababad sa ulan kung sila ay nakalapag lang sa lupa. Like dito guys, makikita nyo, may hangin, di ba? So pag napatakan sila ng ulan, matutuyo agad yung pinaka ilalim nila. Kaya safe na safe sila sa ulan at insect peel. Ang laking tulong yan guys, kasi nakikita nyo, nakaangat yung ating mga dahon at hindi sila basta-basta maaakit ng kahit na anong insekto. At the same time guys, matatakot lumapit yung iba pang insekto na kakain ng ating mga dahon. Ang isip nila, kamatrap sila dyan sa ating mga net. So yan yung ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ko yan ginagawa. Kasi kung makikita nyo, bakit siya nakaangat? Ayan, nakaangat siya. At merong nakaflat dito. Kasi ito yung naubusan ako guys ng pang-angat sa kanya. Kaya ngayon yun yung ituturo ko sa inyo. Yung iba natin, ayan, nakikita nyo mga nakaangat sila, diba? Hindi sila nakasayad sa lupa. Dito guys, meron lang tayong tatlong bagay na gagamitin. Ang una, tie wrap. Siyempre, yan yung hindi mawawala talaga. One of my most favorite na masasabi ko na item sa aking pag-garden. And then, ito yung ating plastic net kung saan ay nabili lang din natin sa Daiso. So, nakita ko talaga ng Daiso guys, kasi piso-piso lang. Actually, mas nakakamura ko dun sa nakarolyo kasi mas madami kung magagawa. Anim halos ng ganito yung magagamit natin kapag tayo ay nagputol. So, ang gagawin natin guys, etong ano na to, isang piraso na yan, ay puputulin lang natin. Ano ba ang size niya? Ang size niya ay 20 cm by 30 cm. So, hatiin lang natin siya sa gitna. Ayan. Saka natin siya guys, iikot pa ganyan at gagamitan natin siya ng tie wrap. Dali lang talaga ang gawin nito guys. So sa pagtatanim guys talaga ng mga gulay, ng mga prutas, para-paraan talaga kung ayaw natin silang ma-damage dahil sa mga insekto at ibon, kung ano-ano pa. Kaya tayo na talaga mismo ang gagawa ng paraan. So dito ang gagawin natin para lang tayo nananahi. Hindi natin ipapasok itong ating tie wrap sa kanyang lock, kundi para tayong nananahi. Ayan. Kasi yan yung para magpatibay sa kanya. Saka natin to puputol-putulin para maibaloktot natin siya. Ayan. Ito yung magsisilbi na magtatayo doon sa ating net o magtataas para hindi sila nakababad sa lupa yung ating ilalagay na blue net. Saka natin to papaluktutin. So ganito ang magiging itsura niya guys kapag tinupi natin siya. At ayan, makikita nyo, meron lang tayong space dito, and then dito ay parang satellite yung shape niya, di ba?
At ayan, meron tayo ditong naka-flat. Ito yung magiging sandalan ng ating net. Na siya namang ating ipapatong dito sa ibabaw. Ayan, so mag-e-X lang tayo dito. At ayan. So ganyan lang. Kailangan ay ilulusot, tapos ilulusot lang natin dito yung ating mga strawberry. Kaya pag ginagawa natin to, dapat ay maliit pa sila. Kung pangit sa strawberry kapag ka nakalapag lang sila, nagkakaroon sila ng ayan, parang spider mite, kinakain sila. Unlike nang nakaganito, nakaangat sila sa lupa, kasi usually yung mga insekto na yan na maliliit na mamahayanan dito sila sa lupa. So ang gagawin lang natin, ilulusot lang natin yung ating mga strawberry dito. Kaya napakadali lang nitong gawin guys, kapag ka maliliit pa yung strawberry natin, maliliit pa yung dahon niya. And then kung makikita nyo sa ilalim guys, nakaikot na himbalang papasukan yung insekto, ayan. Kaya hindi sila makakaakyat at ayaw rin nilang umakyat pa sa ganyan. Tapos nasa ibabaw natin ay net naman. So ito yung gagamitin natin. So pakababa nyo lang maigi, ayan. Pagtingin nyo masyadong maangat. Tapos ito yung ating net. Ayan. Saka natin lang sila papasok dito sa ating net. And then ito namang pinaka ano natin na to, glue net na yan. Ayan, ipapasok nyo lang din siya para hindi makakalusot talaga yung insect guys. Ganyan lang yung ginagawa ko. Ayan. So safe na safe sila sa insekto, di ba? Hindi talaga sila basta-basta maaakyat. So lakihan nyo yung net kung gusto nyo. At lalo na kung magandang malakas ang hangin. Ito magandang quality yung nabili ko muna kasi hindi siya maluto. Kahit baluktutin mo siya, hindi siya basta-basta mababasag o mababali. Ayan. Kaya napakaganda ng ating strawberry. Makikita nyo, safe na safe sila sa ulan at insekto. Ayan guys, nalagyan na natin kahit yung mga bagong ripat natin. Ayan. Para hindi na tayo lagi nag-worry kung maakit ba sila ng insekto o masobrahan sila ng bugbog sa ulan. At least, ayan, nakaangat na sila ngayon. Yun lang!